siya. Wait. There are times na hindi pa natin masyadong kilala ang Diyos. And God forgive us. Because hindi pa niya nireveal. Yan yung dark ages. But when the time comes, nireveal na niya about the Godhead, about Himself. Then, sabi ko, we must repent. In times of this ignorance, God yung tumikit ito, tumikit. Pinalampas lang niya yung ano natin, kuya natin, yung sins natin. Pero, now He commanded all men everywhere to repent. Repent from ignorance. You may be a good person, pero you may be ignorant of God's will. Maybe, kunwari, we can be Christians in our churches. Pero being Christians in our churches, we can be close-minded. Maraming ganun. So, if you're gonna repent, mawawala muna ang loyalty natin sa denomination. We can still attend churches, pero our loyalty is in the Word of God. Kung hindi na natin absolute yung mga kaibigan natin, churchmates, or yung denomination natin, ang absolute na natin Word of God, yung Bible. Because, ang purpose lang naman nila is to bring us back to the Bible. Hindi yung magkaroon ng dogma or parang hanggang dito lang paniwalaan niyo. Kung naalamin niya. Ganyan nangyari sa Katoliko versus Protestant. From Katoliko versus Protestant, they tell their members, kung kayo makikinig doon, baka madaya kayo. Ganyan din ang istorya ng Protestant to Pentecostal. When the Pentecostals came out, ang tawag sa kanila ng Protestant si Raul or demonyo, kasi sumasayaw na parang nakukurete, yung kumikisig-isig. Yung mga Pentecostal, yung mga kanta-kanta pa sa church, yung mga parang maraming Black American. Black metal? Hindi, Black American, yung may ano. Negro? Negro. Tapos ano? Anong church, anong denomination mo? Negro. Kanta-kanta sila lagi. Yung Black Negro. Yung Pentecostal yun yung mga nag-speaking yung tao. May kapataka-encounter ng gano'n, ano? Nag-speak in tongues. Hindi ko alam, tipo na talaga yun eh. Or hindi ko na lagi. Speak in ano? Speak in tongues. Yung nag-speak sila in different tongues. Hindi mo naiintindihan. Ako, baka may ibang makakaintindi kasi yung sinalita nila, language naman. Oo, siyempre. Ay, hindi. Sinasabi naman niya, ano eh. Mag-mandarin tayo. Hindi mo naiintindihan. Ito yung speaking in tongues. Hindi natin yung sabihin mo. Nagsasalimbawa. Nagsalita ako, Tagalog ako. Tumalabas sa bibig ko Chinese. Nagkataon Chinese ka, naiintindihan mo. Tapos di saan never siya nakaharal ng Chinese. Yung sinasabi mo speak in tongues, alam ko, narinig ko yung paliwanag niya. Paliwanag ng Mormon yan eh. Na nag-speak in tongues. Mormon speak in tongues? Later days. Hindi, kasi nakasulat sa Bible. Inanong ko sila, anong paliwanag niya dyan? Ah, ibig sabihin, nagsalta kami sa sarili naming wika, hindi naiintindihan ang iba. Hindi siya sabi ko, hindi yun. Okay, mayroon pa silang paliwanag na ganito. They don't know the language, pero nung nagtuturo sila, bigla silang nag-Chinese o nag-language na naiintindihan ng tao. Hindi, hindi yun. Pero ako hindi yun. Yung saan mo narinig yung sinasabi mo speaking tongues? Marami na eh. Pero may sinasabi sa Bible na meron parang ito. Ano man level ng truth na abot natin, kailangan mag-hunger tayo for correction. Mag-hunger tayo for revelation. Kasi pag hindi natin hinunger yan, contento na tayo sa church natin. Contento na tayo na paikot-ikot yung teaching. Some people will outgrow yung denomination nila. Kunwari, after a year, after 2 years, after 3 years, memorize na nila halos yung pabalik-balik yan ng teaching sa denomination nila. Ngayon, at the true child of God will be led by God to seek for greener pastures. Ibig sabihin, meron pang next revelation ibibigay ng Diyos. Meron pa siyang ibubukas sa'yo. I-reveal sa'yo na hindi mo pa naiintindihan. Kasi gusto niya, ma-reveal completely sa'yo yung lahat na kailangan mo for your perfection. Ang nangyari niya sa mga churches, nagkaring ano na sila, complacent na sila. Yung relax na sila sa nakabit nila. Yung alam nila, hanggang doon na lang, contento na sila. Ayaw na nilang alamin yung iba pa na pinapahayag na yun. Ngayon na kaya dumami yung denomination, pinahintulutan na niyang Diyos para hindi tayo makulong sa isa. There was a time yung language ng tao, isa lang. Narinig nyo siguro yung Tower of Babel.
Tower of Babel. Tower of Babel. Ang Tower of Babel, gusto, merong isang tao gusto magtayo ng Tor Tower, Tore abot ng langit. Tapos sa Genesis yan eh. Manong, after Noah, Genesis. Ten, Genesis 10. Anak ni isa sa mga... Hindi sa Exodus? Wala, Exodus eh, prime na Moses. I'm talking of time ni Noah. Noah patay na. Apo-apo-apo niya, si Nimrod, nagtayo ng Tor Tower. Yan yung unang-unang United Nations. Wala pang Nations of the Earth. Sige, United. Ang bilin ng Diyos, kumalat kayo eh. Ayaw niya kalat. You know, he will gain power, political power, kung natuloy yun. Siyang kikilangan ng Diyos. Parang siya yung masusunod. Yan yung tinatawag nating state church. Ang Katoliko nun, state church. Kumbaga, kakampi niya yung state. Ito parang gobyerno natin, parang kakampi. No? Nung lumiwala yung Protestante, meron din state church eh. Parang kakampi ng Protestant, ng gobyerno yung Protestant church. Yung time ni Nimrod, religion and state is one. Hindi yan hiwalay. State religion ba? Ginawa rin ni Constantine, state religion. So, ang tao, walang kawala. Pero, nag-send ang Diyos ng different language. Bumaba siya, yung lingwahe ng tao, binago-bago niya. Alam mo nangyari, nagkalag-kalag sila. Ano sila yung... Napanood mo na sa cartoon or sa palabas na they went their separate ways. Kaya tayo may Chinese, may Japanese, may Russian. And there, doon there was only one language. So, nung kumalat yung tao, actually doesn't mean ligtas na sila. Pero na-delay ang pag-worldly nila yung na-delay ang kanilang corruption. So yan na, pumasok na yung Diyos sa life ni Abraham. Tinawag na siya. Yan ang istorya. So, let's talk about right now. Yung Catholic Church, she is the only one church noon. Pag may kumalaban, patay. Pero nung pinahitulutan ng Diyos na si Martin Luther ma-survive, hindi siya napatay. Hindi, pero 900 meron na. 980 meron na. Hindi, 300 to 900. 900. Actually, until 1500. Until 1500, yung mga kumalaban, patay. Maraming pinatay. Yung Orthodox Church ng 900. Oo, yung Orthodox Church pinapatay din nila. Alam mo ba pinapatay din ng Catholic yung Orthodox Church? Yung tinatawag na Crusades. Through the Crusades pinapatay rin nila yung Orthodox. Oo. Ang gusto mo sabihin, bakit pinintulot ng Diyos maraming denomination? So that no single church will close your mind. You can check out their evidences. May truth dyan. Kailangan mo lang gawin, sabi nga ni Barbara, eat the meat and throw the bone. Diba, kung kumakain tayo, hindi mo kinakain yan, hiniwalay mo. Yan ang gusto ng Diyos gawin natin sa... Ayaw ng Diyos, subo lang tayo na subo. Diba? Sinabi ng pastor, sinabi ng priest, sinabi ng bishop, ganyan na lang, di ganyan na lang. Ang gusto ng Diyos, check it with the Word. After you check it with the Word, malalaman mo na, ay, ito tama, ito mali. Kahit let's say nagkamali ka ng akala, someone shows you something much clearer. Meron kang humble heart na, uy, this is much more correct. I wish to apply it in my life. I wish to apply this word of God in my life. So, yan ang ano. Yan yung binasa ko kanina. Repent. Repent from ignorance. I'm gonna show you one topic. Siguro may baptism sa CCF, di ba? Baptism. Okay. Ang baptism dun, ang invocation nila is in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay. I'm gonna show you na originally, hindi ganyan ang invocation. Ang original invocation is in Jesus' name. Nung time ni Constantine, in Jesus' name pa rin. Somewhere in the year 380, somewhere in the year 381, 366, merong binago na nila, sabi bawal na kayo mag-baptize
in Jesus' name. Sabi niya, sa Bible eh. Jesus din. Nasa Bible. Sa Mark. Jesus' name. Acts 2.38, diba? Ayun na lang, maintindihan naman. English. Repent and ye be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. English. Ay, 10 minutes na ba? Malapit na 10 minutes.